NBA talks muna tayo, but first, make sure you like this video at mag-subscribe. Hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. Ngayong papalapit na ang NBA trade deadline, maraming pangalan ang mga nasa rumor mill. Isa na rito si Bradley Beal. Maraming teams ang interesado sa kanya. Players like Spencer Dinwiddie, Montrezl Harrell at Thomas Bryant ang mga players na pinag-uusapan din ng mga NBA executives na maaaring matrade ngayong deadline. Sa case naman ni Bradley Beal, hindi nga ito nagre-request ng trade sa front office. Sa mahabang panahon kasi, vocal si Beal sa kanyang loyalty dito sa Wizards. Pero yung franchise naman is not doing enough para sa kanyang skills. Naging failure ang partnership with John Wall and Russell Westbrook. They are currently the 11th seed, lost 8 in the last 10 games. Ang franchise is gagawin daw ang lahat para makonvince si Beal na mag-stay sa team. And they better do it now bago pa maubos ang pasensya ni Beal at mag-request ng trade. Kasi for sure, maraming teams lang ang nag-aantay na umalis ito ng DC. Next, kahapon ay lumabas na willing ang Nets makipag-negotiate sa James Harden to 76ers na trade. Nagsabi na rin naman si Harden na aalis ito next season sa Brooklyn. Dahil nga ito sa injuries ng team, tapos yung pagiging part-time status ni Kyrie Irving, nawawalan na nga daw ito ng gana. Tapos ngayon ay nagsalita si Kevin Durant sa front office ng Nets na gusto niyang mag-stay si Harden sa team. Durant believed that they would win multiple titles sa kanilang big three. Kaya sobrang pinush ni Durant yung mabuo yung kanilang tandem. Simula naman ng injury ni Durant, ang Nets ay 2-8 with 7 straight losses. Sa tingin nyo ba, yung big 3 ng Nets is kaya pa rin bang mag-champion ngayon? Especially yung status pa lang ni Kyrie Irving, malaking tanong na sa atin. Paano pag merong home court advantage tapos may game 7, edi walang Kyrie? Siyempre si Harden, mawawalan talaga ng gana. That's why he is open reuniting with Daryl Morey sa 76ers. Lastly, nagsimula na ng moves ang Blazers sa kanilang rebuilding mode when they traded sa Clippers. Nag-release sila ng Norman Powell at Robert Covington at sinisiguradong magkakaroon ng malaking savings sa paparating na offseason kung saan gagamitin nila ang free agency para makakuha ng tulong kay Damian Lillard. Yung idea ng Portland is parang sa ginawa ng Chicago Bulls nitong offseason na solidify yung lineup dahil lang noong trade deadline at noong offseason. The Blazers are making it sure na mag-i-stay si Lillard. Pero ite-trade nila si CJ McCollum. Either ngayong week or sa paparating na offseason. Kasi dapat talagang i-trade na ng Blazers yung kanilang mga big players right now. Kasi Dame is inactive and won't return until next season. Marami ang nagsasabing CJ to 76ers pero walang interest ang Philly sa kanya. Sa tingin nyo, ano ang dapat gawin ng Blazers ngayon para maging malakas next season pero nakacenter pa rin ang team kay Damian Lillard? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.